Malalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tungayin mo ngayon sa iyong kagandahan loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihat na kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niya, mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinutukso't doon sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila ang nakinabang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng saguting kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa
ay nakatutupad sa kautosan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaini po ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipo ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig, sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Maminamahal ko mga kapatid ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa may mga wedding anniversary, congratulations po. Sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating mga OFWs, ating mga kababayan po na sa ibang bansa, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Ang tema po ng ating ebanghelyo ay pagtutuwid nang may kasamang pagmamahal. Hindi ho pagtutuwid na may kasamang panghihiya. Marami hong nakikita ang ating mga matang mga pagkakamali. Pagkakamali ng pamilya, pagkakamali ng magulang, pagkakamali ng anak, pagkakamali ng mga namumuno, pagkakamali ng simbahan, pagkakamali ng mga pari, pagkakamali ng kura paroko, marami hong nakikitang pagkakamali sa bawat isa. Pero ang tanong ko ho, ano po ang ginagawa natin? Sapagat dito sa ating ebanghelyo, ay binibigyan ho tayo ni Jesus ng tamang pamamaraan ng pagtutuwid na may kasama hong pagmamahal.
Unang proseso, sabi ng ating Panginoon, puntahan mo si Yati yung kausapin. Hindi po binanggit dito kung anong klaseng kasalanan. Hindi naman po binanggit din kung ang kasalanan ay venial. Hindi binanggit dito kung ang kasalanan ay mabigat. Pero siguradong mabigat ang pagkakasala ng tao na ito. Iyong puntahan at kausapin ng sarilinan. Pag hindi pa rin makinig, magsama ka ng dalawa o tatlo. Pag hindi pa rin makinig, ay dalhin mo na sa simbahan. Dalhin mo na sa mga namumuno. At kung hindi pa rin makinig, saka mo dedmahin. Ituring mo siyang publikano. Anong dahilan kung bakit may ganitong proseso? Sapagkat tayo ho ay may pananagutan sa isa't isa. Sa aklat ho ng unang pagbasa ni Propeta Ezekiel, anong sabi niya? Ikaw ay bantay ng mga tao. Kapag ang tao ngayon ay namatay, na may pagkakasala, may pananagutan ka. Pero pag ang mga ipinagsabihan mo na, winarningan mo, wala ka ng pananagutan. Kaya tayo hong pala lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ang punto ho ng ating ebanghelyo, para magbago ang taong ito, hindi para i-condemn, at higit ho sa lahat, hindi para ipahaya sa napakaraming tao. Paano ho kayo magtuwid ng pagkakamali ng inyong kapwa? Kayo mga magulang, paano ho niyo tinutuwid ang inyong mga anak? Habang kumakain ba kayo sama-sama sila, inyong pinapagalitan? Aaminin ko ho, ako ho'y guilty diyan, minsan. O di naman ho'y nagagalit. Minsan napapagalitan ng mga taga-opisina. Sila, siyempre, sama-sama doon. Pag may naipagawa na hindi agad nagawa, may mali ang ginawa, ay minsan ay nasasambit ko kay mga patis-ates ay taglansones na. Ay siguro, ganyan din minsan ay sinasabi ninyo. Yung salitang patis-ates ay pamaas-maas, ay taglansones na, ay ayos-ayusin. Ay ako'y guilty ho di yan. Napakit, oo nga naman, dapat ay sabihan ko ng personal sa isa. Minsan ang punto ng ating pagsasabi para mapahiya, at alam naman ho natin ang damdamin ng isang taong napapahiya. Yung iba nga ho siguro ay napahiya na rin. Yung iba siguro sa karamihan ng tao ay ipinahiya. Kaya galit na galit ang ama ng tahanan pag siya'y nagiinom at sinundo ng kanyang asawa. Tapos yung kanyang asawa ay ngangaw na ngangaw doon. Ay di ho ba naman napapahiya? Kausapin ng sarilinan. Ito naman ho ang nangyayari. Hindi mo na nga kinausap ng personal saan ka nagsumbong sa Facebook. Saan ka nagsumbong sa social media. Kaya yung mga makakabasa doon, pa-private message ka, sino namang kaaway mo? Bakit may hugot ka sa post mo? At sigurado ho, ang sasabihin ay yung tao na galit din sa tao na kinagagalitan mo. Yan. Dalawa na kayo. Tatlo na kayo na magkakampi. Ang punto ho dito, hindi tayo magkakampihan. Ang punto ho dito yung fraternal corrections. Fraternal charity. Meron yung isang kwento, itaong simbahan pa man din, abay sinisiraan yung pare, pinamamalita na kung ano-ano, dahil siguro yung nagtampo, gusto niyang siraan, ay di, bida dom, bida din kinuwento na lahat, nagpost pa sa Facebook, hanggang sa ma-realize niya na siya yung nagkamali. Tama naman, pumunta siya kay Father at tumingin ng paumanhin. Sabi ni Father, sige, okay lang yun. Pero ako'y may papagawa sa iyo. Pumunta ka ng isang bundok, magdala ka ng manok.
Sabi nung sinabi, opo ng Father, napakasimple naman pala niyong pinapagawa. O, pagdating mo sa bundok, tanggalan mo ng balahibo at yung balahibo ay hagis mo sa hangin. O naman Father, napakadali naman ang iyong pinapagawa. Ay hindi pa ako tapos. Bago ka bumaba, ay tipunin mo uli ang lahat ng mga balahibo na iyon. Mga kapatid, ganyan ho ang kwento. Ganyan ho pag may nasabi ka na, kumalat na sa social media, hindi mo na ngayon makontain. Paano kung ipinos mo isala pala? Paano yung pinos mong paninirang ito ay hindi pala tunay? Kaya, think before you click. Tamang pamamaraan ng pagtutuwid, hindi ho ng pamamahiya kung hindi may kasamang pagmamahal. Ilan na ho dito siguro sa inyo nung kabataan ay napalo ng sinturon ng inyong mga magulang? Ilan dito sa inyong napaluhod sa asin? Ako ho ay kasama din yan sa napalo ng sinturon ng aking tatay, ng aking ina. Na-realize ko, bakit nga ba ako pinapalo? Yun naman ang pagpalo ay hindi naman doon sa buto eh. Siyempre, iniiwas yan. Na-realize ko na ito pala ay pagtutuwid ng may pagmamahal, hindi ng pamamahiya. At ang kalawang punto ng ating ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Wherever two or three gathered in my name, here am I in the midst of them. Mabuti ho ang nagdadasal ng mag-isa. That is private prayer. Pero mas mainam ho at pinakikinggan ng Diyos ang dasal ng sama-sama. Kaya yung mga nag-o-online, kung kayo naman ho may panahon at kung kayo naman ho'y walang sakit, ay kayo ho ay umattend ang personal dito sa simbahan. Bakit? Sapagkat sinasabi niyo misa ay umatenda ng misa sa online. Yung ibang dahil yung komportable pa, kahit sa sasakyan, kahit sa bahay, nakataas pa ang paa, nakatutok po ang electric pan, nagkakapi pa. Ang problema, that is private. Kaya ang tawag ito ay holy mass. Pag sinabi nating mass, madami. Ay mahirap po yung kayo nag-online. Mag-isa lang kayo nasimba. Sabi niyo kayo nasimba. Paano pag sinabi ko magbigayan kayo ng kapayapaan, anong gagawin mo? Peace be with you. Nakita mo yung pusa? Peace be with you. Nakatabi mo sa likod ng aso? Peace be with you. Ba, ay mahirap yan. Kaya ho, yung pagdarasal, ito ho ay dapat i-communion. Madami. Kita naman ho ninyo pag nagnunubena, marami ang nagdadasal. Sangga ho kayo nakita ng siyaman at 40 days, naiisa lamang ang tao doon. Diga ho naman marami ang nagdadasal. Yung iba naman hindi nagdadasal, dalasan ang habol. The more na maraming nagdadasal, the more na pinakikinggan ho ng Diyos. Hindi ho masama ang magdasal ng personal. Pero mas mainam, nagdadasal ho tayo ng sama-sama. Kaya ang banal na misa, kaya tayo'y marami. Sama-sama yung ating mga panalangin. Kung saan man may dalawa o tatlo natitipon, ay naroon ako. At yan ho ang punto ng banal na misa. Ay, ito'y dalawa o tatlong tao. Mimisahan at mimisahan na yan. Sapagkat may tao. Hindi lamang ho pwedeng magmisa na ako lamang. Ano sasabihin ko? Sumaakin ang Panginoon at sumaakin din. Ako na lang nagsabi, ako pa rin ang sasagot. Hindi ho. But it's a purpose. Ay, ito'y holy mass. Sama-sama ho tayong nagdadasal. Unang punto, pagtutuwid ng may kasamang pagmamahal,
hindi ng pamamahiya. Ikalawang punto, pagdadasal ng sama-sama at yan ay higit na kinalulugdan ng ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito ang hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na saan man may dalawa o tatlong natitipon sa ngalan niya, siya'y naroong kasama nila. Sinasabi rin niyang anumang kahilingan sa ngalan niya itiyak na ipagkakaloob ng ating Amang nasa langit. Dahil sa ganitong pangako, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nanunungkulan sa simbahan, nawa, magiliw nilang mapaalalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang mga kapabayaang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa, dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusga ng marahas, huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lolo't lola, nawa, pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa, matuto tayong pakumbabang tumanggap ng pagwawasto at magtuwid sa ating kapwa ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, sinuruan mo kaming maging propeta sa lahat naming mga kapatid, lalo na sa mga nangangailangan ng pagwawasto. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob at tapang na kalingain para sa aming pagtupad sa tungkuling ito at sa gayong makatulong sa kanilang kaligtasan nang sila'y makabahagi sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagalabong ang iyong katakilan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming mayalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaini rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurusan na iyong walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyang banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kami. Ama, inagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalusalo
sa katawan at tubig ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong taigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kapanayan, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming na himlay na. Nang may pangasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabaring Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daibig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuro sa ito sa mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alal mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Pungayan mo po ang aming pananampalatado ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Ang kapayapaan po ng Panginoon ilangi ng sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Kristong muling nabuhay, kinagaalis ang mga salang salibutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal. Ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hinggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Laan sa pagsasaayos ng kisame at pader ng ating simbahan, ay minabuti nating maglunsad ng programang Raffle for a Cause. Ang halaga po ng bawat tiket ay 1,000 piso. Ang mga premyo pong maaaring mapanalunan ay Hi-S One para sa first prize, Dominar 400 UG Motorcycle second prize, MacBook Air 13 third prize at 10 consolation prizes. Mangyari pong makipag-ugnayan sa tanggapan ng ating parokya para sa tiket at anumang ating maitutulong sa proyektong ito. Ipinagbibigay alam po na magkakaroon po ng medical mission sa 30 ng Setyembre, araw ng Sabado. Mangyaring makipag-ugnayan po kay Brother Boy Isana para sa pre-registration at sa iba pang mga detalye. Ito po ay first come first serve basics. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang OSJ Commission on Vocation ay kumakatok po sa inyong mga puso na maging kaisa sa trabahong pangbokasyon. Pwede po tayong makaisa, una sa pamamagitan ng panalangin. Maisama po nawa natin ang ating panalangin araw-araw, ang lahat ng kaparian, relihiyoso, relihiyosa, at mga seminarista. Ikalawa ay sa pamagitan po ng pagiging tagapaghikayat ng bokasyon. Kung kayo po ay may kapamilya, kaibigan at kakilalang kabataang lalaki na nagnanais malaman o masubukan ang buhay sa loob ng seminaryo, makipag-ugnayan po lamang kayo sa numerong 0917-1383-396 at 0981-3259-849. Maaari din po kayong mag-message sa Facebook page ng OSJ Vocation. May mga libreng programa po tulad ng Search in Program na naghihintay para sa kanila. Para sa iba pong detalye, may booth po ang OSJ Vocation sa gilid ng simbahan na bukas para po sa inyong mga katanungan. Meron din po tayong silang inio-offer na mga religious item na pwede po nating tingnan at tangkilikin na makatutulong sa gawaing pangbokasyon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Salamat po sa inyong lahat na nakisa po ng ating banal na pagdiriwang sa lahat po ng mga organizations na nag-serve po sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagagawad ng pagbabasbas. Bigyan nawa kayo ng kababaan ng loob sa pagtanggap ng pagwawasto at katatagan sa pagituwid ng pagkakamali. Amen. Gawin nawa kayo ng Panginoong matatapang na propeta
sa inyong kapaligiran upang kayo'y maging kasangkapan para sa pagsisisi ng mga nagkasala. Amen. Puspusinawa kayo ng Panginoon ng kanyang biyaya tuwing kayo'y nagdarasal sa ngalan niya. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Amen.